Mga kapuso, na de-delay ng hanggang 3 linggo ang pagdating ng mga balikbayan box mula sa iba't ibang bansa. Isa raw sa mga dahilan nito ang ginanap na ASEAN Summit noong isang buwan. Attorney Gabby, yung balikbayan box ko. May pananagutan ba rito yung mga door-to-door delivery company sa mga delayed na padala kung ang isa naman sa dahilan, sinasabi nila yung ASEAN Summit? Well, sa palagay ko, pwedeng maging valid excuse ito. Sorry na lang dun sa balikbayan box mo. So, nasasama to siguro, sa palagay ko lang, ha, sa mga fortuitous events na sa ilalim ng batas ay maaaring mag-excuse at magpawala ng obligation for delay, di ba? Yung mga fortuitous events, ito po yung mga extraordinary events, not foreseeable or avoidable. So, either hindi natin ito inaasahang mangyari or inaasahan man, hindi talaga maiiwasan. Mm-hmm. So, kasama dito yung mga force majeure tulad ng mga halimbawa, yung mga strike, mga rally, mga riot, o yung mga order, regulation, or direction ng government of the Philippines. So, dito na nasasama yung ASEAN Summit, di ba? So, yung dito, sa mga strike, sa mga request ng government authorities, ito yung mga merong human intervention, di ba, for fortuitous event. Hindi tulad ng mga earthquake o mga tsunami, halimbawa, na mga force of nature lang at tinatawag naman na acts of God. Yes. But either way, whether acts of God or fortuitous event, pareho yung nag-excuse for yung nang liability for walang damages. Oo. So, yung pagdeklara ng walang pasok na maraming araw, ang pagsara ng mga kalye, ay maaari talaga itong mga factors na maaaring humantong nga sa patong-patong na mga dahilan for delay na hindi talaga inaasahan, na bigla naman talaga tayo, di ba? Doon sa mga deklarasyon ng mga pagsara ng mga daan at yung pag-declare ng mga no classes, di ba? So, maaaring maging dahilan to. But of course, dapat, kung ano lamang yung nararapat na delay. Kasi kung meron naman ibang mga dahilan na cause of delay na hindi na dahil sa ASEAN Summit, ibang usapan na yun. Ano kaya yung karapat-dapat, no, na pwede ka magtiis at na maghintay? Mahirap lang kung meron ka mga pang-Christmas gift sa loob ng balikbayan pa. Medyo January mo na mabibigay. Pero ano yung meron bang sagutin kung let's say yung mga ipapadala sa'yo ay hindi dumating ng maayos? Well, unang-una kailangan natin intindihin na meron mga batas na specific na ina-apply, no? Sa pagpapadala ng mga goods tulad ng balikbayan box, hindi kasi yan yung simple rule na kung may pagpapabaya, may danyo. So yung limits, may limits under the Code of Commerce at saka Carriage of Goods by Sea Act Hong Kong. Pero kailangan din nating tingnan yung bill of lading. Before we talk about ano ba yung mga remedies at saka mga relief, kailangan ding tingnan yung bill of lading. Ano po ba to? Ito po yung resibo na binibigay sa inyo before shipment. Yes. Diba? Ito din yung ebidensya ng kontrata between the shipper and the carrier of the goods. So, ano ba yung allowed? What's not allowed? What can sa you loob. Carry? Oo. So, nakalagay po yan lahat sa bill of lading. Yung mga nandun na rin kung magkano lang ang limit, ang limitation ng liability nila. Kung sakaling magkaroon ng damage sa mga goods. So usually mga 100 to maswerte na kayo, $150. Usually kasi kung gusto niyo ng mas mataas na halaga para sa mga goods na 'yan, ay usually required kayo na magsabi kung magkano yung laman, 'di ba? At kailangan kayo sigurong magbayad ng additional amount for insurance. Yes. Otherwise, hanggang dun lang yung pwede niyong makuha in case of damage, kahit na sabihin nyo pa na, naku, ang mamahal ng mga loob na, ng mga nasa loob ng kahon. Hindi mo dineklare. Oo, yun din. Kasi yung, usually, hindi naman, di ba, nagiging case of he said, she said, kasi wala naman talagang pruweba kung ano yung nasa loob ng kahon. So that's a different problem altogether. And of course, yung isa pa, kung ano ba yung dahilan ng loss or damage, kung you need to determine, kasalanan ba to ng shipper o kasalanan ba to nung nag-empake o nagpadala ng kahon? Kasi kung kasalanan to na nag-empake, baka walang liability yung shipper. Kasi kailangan expert ka rin sa pag-iimpake na hindi tatapon ng kung anumang mga liquids dyan. Paano naman kung may kulang? Ayun yung laman ng kahon. Like I said earlier, yan yung mas mahirap na problema. Unless sa pagdating ng kahon, talagang may visible signs. Diba? Yung pag in-inspection ka agad, tapos mukhang may tampering yung kahon. Yes. At dapat kukunan nyo ng litrato para namang may basis yung claim niyo na mukhang nagkaroon talaga ng kalokohan. Uso rin yung kumukuha ngayon, actually even the shipper,
nauuso ngayon pagdating sa bahay ninyo, papapicture. Papapicture po. To prove na dumating yung kahon. Yes. At saka to prove na walang problema yung kahon nung dumating. Pero yung complication nga niyan, paano nyo ho ipoprove na merong kulang dun sa laman? Kasi usually, naka-empake ng husto pagdating sa forwarder, di ba? Hindi rin nila talaga alam kung ano yung nasa loob. Kasi yes, when you bring it dun sa forwarder sa ibang bansa, Diyos ko, talagang balot-balot ng tape na yan, hindi niya alam. So, mahirap din patunayan na pag sinabi niyong nawala yung linagay kong mamahaling sapatos, ganyan. So, mahirap yon. So, actually, kailangan din po natin tandaan na yung hindi talaga dapat malaki yung value na nasa loob ng balikbayan box. Yes. Ayon nga sa Bureau of Customs, actually hindi nga dapat lalampas ng $500 yung laman niyan at matataksan na kayo beyond that amount. Uh-huh. Pero actually, last year, naglabas ng rules yung Bureau of Customs tungkol sa pagpapadala ng balikbayan box. Tinaasan ka ba? Tinaasan. Pero nagkaroon na rin ng requirement, halimbawa, na lahat ng laman dapat nakalista. Yes. At saka dapat kung merong bagong mga laman, yung mga newly bought items, dapat yung mga resibo nakakabit. Pero fortunately or unfortunately, dahil maraming umalma dito, ang alam ko, sinuspend ang requirements na to hanggang end of March 2018. Although that would have solved the problem whether or not there are missing items. Dahil meron ngang talaan, may resibo. It's also easy to prove kung magkano yung nawala in case nga merong loss. Matrabaho lang. Oo. So, yun din. So, kung magpapadala po kayo ng box overall, magtingin po kayo dun sa website, halimbawa ng BS. There's a government agency na in charge ng mga freight forwarders. Tingnan nyo po. Unang-una, pipili po kayo ng isang forwarder or cargo shipper na hindi po blacklisted ng ahensya ng Pilipinas. So online, i-google nyo lang, blacklisted balikbayan box companies, lalabas naman po yung mga hindi nyo dapat kunin na para walang aberya. Kasi marami kasi nagpa-file ng complaint. Uh-huh. Hindi dumarating on time. So tingnan nyo kung sino yung mga okay na shipper para ma-minimize natin ang possibility na mayroong problema. Oh, kasi pinaghirapan nyo rin yan. Dugot-pawis yun rin ang laman ng kahon na yan para sa pamilya. Attorney Gabby, thank you very much. Maraming salamat. Alright mga kapuso, dyan lang po kayo. Magbabalik pa ang unang hirit.